tama na nalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento, Captain Kokak. Bago po natin simula ng kwento ay nais ko lang po kayong batiin ng Happy Valen mapagpalang araw. Nawa ay maibigan po ninyo ang itatampok natin sa araw na ito. Simulan na natin ang kwento. Ano ba kasi yung importanteng sasabihin mo at hindi mo na lang ako itinext? Nakangiting wika ni Ren sabay dampi ng marahang halik sa pisngi ni Ami. Walang reaksyon na makikita sa mukha ng dalaga. At wari hindi ito natitinag sa pagkakatitig sa kasintahan. Gusto ko nang makipaghiwalay, sambit ni Ami. Ano? Halatang nabigla si Ren sa narinig mula sa kasintahan. Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Tanong nito. Wala kang kasalanan. Gusto ko lang mag-focus sa trabaho ko, sambit ni Ami. Bakit? Nakakasira ba ako sa trabaho mo? Tanong ulit ni Ren. Hindi, pero nakakasira ka sa pangarap ko. Tatanungin kita rin. Ikaw ba kontento ka na sa ganyan lang? Sagot ni Ami. Labis na dinamdam ng binata ang huling narinig. Hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng luha mula sa kanyang mga mata. 4 years, Ami. 4 years tayo. Tapos bigla-bigla ka na lang maikipaghiwalay. Sa bagay, sino ba naman ako? Wala. Walang sinabi sa buhay. Hindi tapos sa pag-aaral at walang permanenteng trabaho. Pasensya na, ha? 4 years ko na palang sinisira ang pangarap mo. Sambit ni Ren na nanginginig na ang boses dahil sa sama ng loob. Pagkatapos ng nangyaring hiwalayan ng dating magkasintahan ay hindi na sila muling nagkita at nagkausap muli. Nagpalit ng number si Ami nang sa gayon ay hindi na siya matawagan ng binata. Umalis na rin siya sa kanilang bahay at nag-board na lang para magsarili. At ibinilin sa mga magulang niya na huwag sasabihin kay Ren at sa mga kaibigan nito kung saan siya kasalukuyang tumutuloy. Samantalang si Ren naman ay madalas tawagan at i-text si Ami. Pero hindi niya ito makontak. Ilang beses niya rin kinulit ang mga magulang nito kung nasaan ang dalaga. Pero tikom ang mga bibig ng mga ito. Ipinagtanong sa mga kaibigan nito ngunit kahit raw sila ay wala ring balita sa dalaga. Mabilis na lumipas ang 3 magkakasunod na buwan. Malungkot na pinagmamasdan ni Ami ang couple ring na nakasuot sa kanyang kaliwang palasing singang daliri. Namimiss niya na si Ren at alam niyang mahal na mahal pa rin niya ito. Pero desidido siyang panindigan ng kanyang desisyong nagawa. Hinubad niya ang singsing, ibinalot sa isang maliit na tela at inilagay sa isang mumunting kahon na kanya namang itinago kasama ng nararamdaman niya para sa dating kasintahan. Sa kabilang banda naman ay halos mag-iba na ang pisikal na itsura ni Ren. Nangayayat na ito at nagpabaya sa sarili. Ang binata na dati ay walang kabisyo-bisyo, ngayon ay oras-oras nang humihit-hit ng sigarilyo at gabi-gabing nagpapakalasing sa alak. Hindi pa rin nito matanggap na bigla na lang siyang hiniwalayan ni Ami ng ganun-ganun na lamang. At hindi na muling nagpakita o nagparamdam man lang sa kanya. Hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang mga sinabi ni Ami. Hindi, pero nakakasira ka sa pangarap ko. Tatanungin kita rin, ikaw ba kontento ka na sa ganyan lang? Makalipas ang 10 taon.
sa isang department store. Titig na titig si Ami sa isang makisig at gwapong nakasalamin na lalaki na nakasuot ng puting polo shirt at maong na pantalon na kasalukuyang tumitingin ng pangpormal na kasuotan. Tila nawala si Ami sa mundong kasalukuyan niyang ginagalawan. Parang meron siyang hinahalungkat na kung anuman sa dulo ng kanyang isipan. Nang matauhan si Ami sa kakatitig sa lalaki ay napansin niya na wala palang available sales lady na nag-a-assist rito. Dahil abala ang lahat sa kasalukuyang big sale ng nasabing department store. Bilang supervisor ay nilapitan niya ang customer para tulungan. Good morning, sir. Lahat po ng kasuotan na nakadisplay dyan ay 30% off. Paunang salita ni Ami na may kasamang matamis na ngiti. Napahinto ang lalaki sa pagpili ng kasuotan at halatang nabigla sa magandang babaeng naka-uniforme na lumapit. Halatang may posisyon ito sa nasabing pamilihan base sa suot nito. Ami? Gulat na naiwika ng lalaki. Ren? Sagot ng babae na meron ding pagkagulat. Kamusta ka na? Dito ka na pala nagtatrabaho. Nakangiting bigkas ni Ren na halatang hindi makapaniwala. Oo. Bisura ko dito. Ikaw, kamusta ka na? Tanong ni Ami. Mabuti naman. Sagot ni Ren. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang magring ang cellphone ni Ren. Matapos kausapin ang tumawag ay balik ang atensyon kay Ami. Ami, bibilhin ko na tong dalawang long sleeve at itong isang necktie. Kailangan ko nang umuwi eh. Pagkatapos bayaran ni Ren ang pinamili ay hiningi nito ang cellphone number ni Ami at nagpaalam na ito. Naiwan namang nakatulala si Ami dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga naganap ngayong araw. Kinagabihan, isang mensahe sa cellphone ang natanggap ni Ami. Binuksan niya ang nasabing mensahe at binasa. Si Ren ito, libre ka ba bukas? Bigla na namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib gaya ng naramdaman niya kanina nang muli silang magkita ng dating kasintahan. Nireplyan niya ang lalaki. Oo, libreng-libre ako. Day off ko bukas eh. Tamang-tama, i-invite sana kita sa blessing ng bahay ko eh. Nakakahiya naman. Bakit ka naman mahihiya? Eh sila mama at papa lang naman ang nandoon, pati mga kapatid ko. Teka, saan ka ba tumutuloy ngayon at nang masundo na kita bukas? Ah, ganun ba? Dito ako nakatuloy sa dati naming bahay. Dito na ako tumira gawa ng lumipat na sila sa probinsya last year eh. Okay. Alam ko yan. Sige, susunduin kita bukas. Sige na, baka inaanto ka na. Good night. Good night din. Huminto na ang pag-uusap nila sa text. Aminado si Ami sa kanyang sarili na hindi nawala ang damdamin niya para kay Ren. Kaya nga't hindi siya nagkaroon ng kasintahan mula nang hiwalayan niya si Ren. Mahigit 10 taon na ang nakararaan. Hindi niya alam kung bakit nung mga oras na iyon parang may magkahalong takot at kilig ang nararamdaman niya sa muling pagtatagpo nila ni Ren. May asawa na kaya siya? Paano kung wala pa? Paano kung kami pala talaga ang para sa isa't isa kung kaya't minagtagpo kaming muli ng pagkakataon? Ito na ba yung tinatawag nilang pag-ibig sa pangalawang pagkakataon? Ito na ba yung tadhana? Ang paulit-ulit na katanungan sa isip ni Ami hanggang siya'y makatulog. Kinaumagahan. Pip-pip! Tunog ng magarang sasakyan na nagmumula sa labas ng gate nila Ami. Lumabas ang dalaga para tignan ang bumubusina dahil baka iyon na ang hinihintay niya. Lumuwa mula sa magarang sasakyan ng isang lalaki. Tara na, hinihintay na nila tayo.
Agad namang lumapit ang dalaga at pumasok sa loob ng kotse na mayroong pag-alalay ng lalaki. Salamat, anang babae. Habang bumabiyahe ang kotseng kanilang sinasakyan ay pawang nagpapakiramdaman ang dating magkasintahan kung sino ang unang magsasalita. Grabe, ibang-iba ka na. Ang laki ng iniasenso mo. San ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Pagbasag ni Ami sa katahimikan. Hindi naman. Kung ano ako noon, ganoon pa rin ako ngayon. Nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya. Bilang ano? Presidente. Ang tagal ko rin pinaghirapan ang posisyong iyon. Wow naman. Ang taas na nang naabot mo. Samantalang ako bisor lang sa isang department store. Naku, wag mong nilalang lang yun. Alam kong pinaghirapan mo rin yun. Salamat, pero ang galing mo ah. Naabot mo kaagad yung posisyong iyon sa loob lamang ng 10 taon. Ngumiti si Ren habang nagsasalita. 10 taon na ang nakararaan. Natutunan kong huwag makontento kung ano lang ako noon. Ayokong muling maging dahilan ng pagiging mahirap ko para masaktan ulit. Parang may tumusok sa konsensya ni Ami nang marinig niya ang huling sinabi ni Ren na naging dahilan para muling tumahimik sa loob ng sasakyan. Maya-maya ay napadako ang tingin ni Ami sa kaliwang kamay ni Ren. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang isa sa couple ring nila noong magkasintahan pa sila. Bumilis na naman ang kabog sa kanyang dibdib. Hanggang sa makarating na sila sa kagagawa pa lamang na bahay ni Ren. Muli ay nakita at nakabanding muli ni Ami ang mga magulang at mga kapatid ng dati niyang kasintahan. Bakas sa mga mukha nito at kilos na namiss siya ng mga ito. Kahit na mahabang panahon na ang lumipas ay ganoon pa rin ang espesyal na turing sa kanya ng mga taong minsang naging bahagi na ng kanyang buhay. Marami siyang nalaman tungkol kay Ren mula sa mga magulang at mga kapatid nito na ngayon niya lang nalaman. Grabe pala ang hirap na pinagdaanan ng kanyang dating kasintahan noong iniwan niya ito at hindi na nagpakita. Hindi niya inakala na ganun pala siya kamahal ng lalaki. Nang makarecover daw si Ren sa pagdadalamhati at sama ng loob ay isinubsob na lang nito ang sarili sa pag-aaral. At nang makapagtapos ay sa trabaho na lang ibinuhos ang lahat ng oras kung kaya nga nakaahon ng pamilya nila sa hirap. Sa mga nalaman niya ay kanyang napatunayan sa sarili na sobrang mahal pa rin pala niya si Ren. May panghihinayang sa kanyang puso nang malaman niya na may nobya na pala ang lalaki na kasalukuyang nasa ibang bansa para magbakasyon. Gustuhin man niyang sabihin ang katotohanan na mahal pa rin niya ito ay hindi na maaari. Bakit ba naman kasi pinakawalan ko pa siya dati? Paninisi niya sa sarili. Nung sumapit na ang gabi ay nagpaalam na si Ami sa mga magulang at mga kapatid ni Ren. Sumakay na silang dalawa sa kotse para ihatid siya ng lalaki pa uwi. Muli ay nagkwentuhan sila pero hindi sinabi ni Ami ang kanyang mga nalaman. Nang makarating na sila sa bahay ng dalaga ay inanyayahan ni Ami ang dating kasintahan para magkape man lang. At nagpaunlak naman ang lalaki sa alok nito. Nang nasa loob na sila ng bahay at nagkakape ay biglang naalala ni Ami ang tungkol sa suot na singsing ni Ren na napansin niya kanina. Uy, bakit suot-suot mo pa rin yan? Kinakabahang tanong ni Ami habang nakanguso sa suot na singsing ng lalaki. Ah, ito ba? Mula nang binili namin to nangako ako sa kanya na hindi ko na ito huhubarin. Huhubarin ko lang ito kapag hindi ko na siya mahal. Pero malabang mangyari yun. Nakangiting wika ni Ren na parang may iniisip na isang mahalagang tao. Kinabahan si Ami dahil sa kanyang mga narinig at muli ay bumilis ang kabog ng kanyang dibdib.
Mahal na mahal mo pa pala siya, no? Kinakabahang tanong ng babae. Siyempre naman. Siya na ang gusto kong pakasalan eh. Sagot ng lalaki. Doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Ami para aminin kay Ren na mahal pa rin niya ito. May kinuha siyang isang mumunting kahon sa kanyang bag. Binuksan niya ito at lumitaw mula sa pagkakabalot ng maliit na tela ang isang singsing. Napansin ito ni Ren. Ano yan? Tanong nito. Matagal ko itong itinago at iningatan. Ito yung kaparis ng couple ring na suot-suot mo ngayon. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong sabihin pero mahal na mahal pa rin kita rin. Lumuluhang wika ni Ami. Nabigla si Ren sa mga narinig niya na nagmula sa bibig ng dating kasintahan. Hindi siya makapaniwala na mahal pa rin pala siya ni Ami. Muli ay nagbalik sa kanyang alaala nung araw na binili nila ang nasabing couple ring. Tila umaliwalas ang mukha nito sa mga kakatuwang nakaraan. Masasayang sandali ng kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Pero napawi rin ang aliwala sa mukha ng lalaki at napalitan ito ng lungkot. Hindi ko alam na itinago mo rin pala yan. Sa loob ng 8 taon ay suot-suot ko ang kaparis ng singsing na yan bago ko hinubad at itinago. Sambit ni Ren. Anong ibig mong sabihin? Hinubad? Eh ayan nga at suot-suot mo pa. Naguguluhan na ang babae. I'm sorry, Ami. Pero hindi ito ang kaparis ng singsing na yan. Paliwanag ni Ren na ang tinutukoy ay ang suot niyang singsing. Alam ko, sobrang nasaktan kita noon. Pero huwag mo naman sana akong paglaruan ngayon. Alam kong iyan ang kaparis nitong singsing. Saad ni Ami habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Pasensya na talaga, Ami. Hindi ko gustong saktan ka pero hindi talaga ito ang kaparis ng singsing na yan. Napaka-espesyal mo sa buhay ko, Ami. Kung kaya't nang binili namin yung couple ring namin ay sinadya ko talagang kapareho nito yung dating couple ring natin. Paliwanag ni Ren. Panandali ang hinubad ni Ren ang suot niyang singsing at iniabot iyon sa lumuluhang dalaga para mabasa nito ang nakaukit sa loob na bahagi ng singsing. Agad naman itong inabot ni Ami para malaman ng totoo. Hindi pangalan niya at ibang petsa rin ng anibersaryo ang nakaukit sa nasabing singsing. Ibinalik ni Ami ang singsing kay Ren. At muli ay agad din itong isinuot ng binata sa kanyang daliri. Niyakap ni Ren ang dating kasintahan para gumaan ang loob nito. At nang makasigurong ayos na ang dalaga ay nagpaalam na ito para umuwi. Naiwang nag-iisa si Ami sa loob ng kanilang bahay. Nagdadalamhati ang kalooban. Pasan-pasan ang hinagpis at pagkabigo na dati ay si Ren ang nagpasan noong mga panahong hiniwalayan at iniwan niya ito. Okay. Bago po natin tapusin ang kwento ay nais ko lang pong humingi ng pasensya dahil hindi po ito horror story. Pero ganun pa man, hindi ba't nakakatakot din naman ang umibig? Maraming salamat po. Hindi niya man ako mahal, pero sinisigurado ko, mahal ko kayo.